All Okay, right, good. eto na, Eto na. made in Marites 3 na tayo. Okay. First of all, before we go to Tulfo, before we go to Trillanes, before we go to Riza and opposition, what's going on with Aimee Marcos? What's her game plan here, Ronaldo? Well, nakita naman natin na immediately after the election, nakita na natin yung mga personal rift between the first lady and the first sister, no? Tapos eh, kahit papaano nadamay yung presidente dahil parang hindi niya pinapakinggan yung kanyang sister eh. Halimbawa, during the first sona, very apparent yung differences nila sa gustong pag-usapan sa first sona. Kaya nakikita na natin. Pero it's much deeper than that eh, no? Mukhang yun ang yun, itong family feud na ito is worse than House of Cards and House of the Dragon And combined. Kardashians. So talagang kwento eh, Filipino telenovela. From a different vantage point, halimbawa, ang tingin ko dyan, wala naman talagang future si Aimee sa mga Duterte. Dahil ang tingin ko before, ay parang malabo naman na siya ay maging vice president. Di ba? Kahit meron siyang mga away at tampo sa pamilya, sa dulo ay parang wala siyang future. No? Kahit si Harry Roque, sa isang interview na last month, sabi niya imposible yan. No? Pero after nitong mga talks about destabilization, about the new opposition, no, about coup d'etat, no, sabi ni ex-president Duterte, kahit mag-isa na lang ako, itutuloy ko yung laban sa aking mga prinsipyo. Diba? Principal ngayon si Duterte. At sumunod naman si Aimee, sasamahan ko siya kahit mag-isa na lang siya. Diba? Mukhang wait lang, nasaan ang ibang Duterte bigla? Mukhang mali yung aking assumption eh. No? Baka ang tingin ni Aimee, wala na siyang future dito sa kanyang kapatid, sa kanyang sister-in-law, sa political alliances ng kanyang pinsan, no? At ang tingin niya, yung kanyang future nandito na. A couple of days ago, sabi ni Harry Roque, mukhang magandang combination yan, no? Sara for president, Aimee for Sara vice Aimee. President, dahil pareho silang may bayag. No, pareho silang may bayag, no? Honest. Hindi ko lang sigurado kung si Harry may bayag. Pero at least sinabi niya na yung dalawang babae ay may bayag. No? Yun ang sabi niya. It becomes a honest part. Honest part. Mark, I want to ask. Medyo hinahinay lang sa tatay ko. Marco. Tignan niyo naman, oh, yan, oh. Yan, saan ba ako nang galing kung di sa ano? Mas strong naman, Mark. Report ko yun nung isang araw. Sorry, Mark. Yes, yung Sara Aimee na parang big deal din na nanggaling kay Tatay, I call him Tatay Harry. Na nanggaling kay Harry Rock kasi itong si Harry, tingin ko din, pinaka-loyalista nitong si Sara, di ba? Parang Sarah. So kung para i-push niya yung tandem na Sara Aimee, di ba? Sa akin medyo may ano yun. And I think that's what Aimee is aiming for. Yun talaga ang game plan niya. She will run for re-election sa 2025. Hindi mayor. Hindi mayor na Manila. Wala lang signs eh. Dapat narinig ko na yan nung barangay elections. Walang ano eh. And saka, it doesn't make sense din eh. Mahihirapan sa case ko. and mahirap. And it doesn't make sense eh. Kasi sa Senado, parang sure win naman siya. Mananalo siya ang another term. And that gives her a chance to campaign for another 3 years. Nothing to lose siya sa 2028. Pero I think yun yung she's aiming for ano eh, VP kay Sara, and if by chance magtagumpay yung mga naninira kay Sara, that gives her a chance na sa yung angat. Kung nandoon siya sa ano ng mga Duterte and makuha niya, that gives her a chance na siya yung to go for the presidency after her. Sa tingin ko, ano nga eh, parang hindi din na tama yung naging strategy ng PDP na wala silang binibigay na kahit ano kay Aimee. Kasi she's just pushing her to the other side. Eh. You instead need to of having her... Consuelo? You think there should be a Consuelo? Like, what could be a realistic Consuelo? Like, a Consuelo that could work?
Hindi ko alam kung anong kung what would be enough for IME, kung anong mga departments ang gusto niya, kung anong mga sa DFA? Mga pamilya ni IME o din sa mga bataan ni IME. I don't know what would be enough. Pero yung maramdaman lang niya na his part, kumbaga maisan tabi yung mga personal na naaway for the sake of peace. Kasi ngayon, sarili niyang pinsan eh. Mukhang sarili niyang pinsan, willing siyang taluhin eh. Diba? And anong itsura nun sa tao? It gives yung mga Marcos loyalists na parang na caught in the middle, na hindi sure kung Duterte o ano. Eh si Amy naman nandun kay Duterte eh. So I can remain a loyalist and still support the Dutertes. Kasi nandun si Amy eh. So meron na ngayong hashtag nakikita ko. Hashtag tamang Marcos eh. Na parang sa Marseille oh, na nag-escalate na din Amy. Oo. So si Amy matalino din eh. She knows the magic of the Dutertes. She knows the yung power ng tao. And alam din niya na siya din naman as a Marcos, meron din siyang ano, if you put them together, ang hirap talagang talunin. So sa akin, from the start, dapat hindi nila binaliwala itong si Amy, at dapat they gave her a part. Yeah. Sir Ronald, Everman. I like that analysis, but Sir Ronald, do you think there's realistically any way to keep Amy happy enough to stay within one side of the uniting faction, or it was just inevitable because she was yung importante na pinagbabatayan nitong away eh. Yung isa, political policy. Halimbawa, very critical siya doon sa EDCA, di ba? Very critical siya doon sa PIBOT sa US, no? Ikalawa ay yung usapin halimbawa ng Maharlika, no? Very critical siya diyan sa Maharlika funds na yan, no? Ikatlo, yung mga usapin ng inflation, mga economic policy, no? Very critical siya diyan, no? Genuine ba yan, Ronald? You think that's relevant lang yan, hindi ganun. I think that's genuine, no? Tapos yung corruption, no? Yung first zona, yun ang gusto niyang tirahin ng kanyang kapatid eh. Yung corruption sa agriculture at saka sa gobyerno, no? Et cetera, et cetera. Diba, kinontra pa nga niya yung gobyerno doon sa usapin ng mga Afghan refugees. Diba, napupunta rito. So, makikita mo na halos tuwing may pagkakataon, kinokontra niya yung policy formulation ng kanyang kapatid, ng incumbent government. Pero tingin ko mas malalim, it's more personal eh. Tingin ko isang pinanggagalingan ni Amy, ang feeling niya, siya yung hinanda ng kanyang tatay to be a president. Hindi naman smart, yung kanyang, hindi yung kanyang kapatid, no? Kaya may ganung klase siyang sense of entitlement na ako yung hinanda, eh bakit ito yung presidente? Ikalawa, tingin ko malalim yung away niya with the first lady. No? Yun yung isa. At tingin niya, yung first lady ay isa sa dahilan kung bakit siya naman marginalize. No? Kaya medyo malalim on a personal level, malalim on a policy, political level. At ngayon, walang tama si Mark, wala namang ginagawa para to extend a hand, eh, na a peace offering. No? Wala ka nakikita. Kaya malamang, ito ay tayang pato na dun sa kabilang kampo. No, tayang patuna. Although, pwede pa rin may small chance ng rapprochement. Pero yung maliit na possibility na yun, dumiliit ng gusto. No? Parang tayang patuna siya sa kabila. Nung sinabi niya na, kahit mag-isa si Duterte, sasamahan ko siya. No? Pwede yun, mahalagang statement yun dito sa mga nangyayari. Ikaw, Mark, do you have something to say on Amy before we transition to, of course, Idol Rafi, I think. Mamaya na si Rafi Alunan, galit yan kay Rafi na lang tayo. Anything on that? Ikaw, Mark, ano naman, where do you see Rafi coming in? We see na yung issue ng fan aircon, ano ba yan? Pinapasok na, di ba? May banat na eh. May banat na naman si Idol Rafi ngayon, di ba? About this, by the way, sinasabi na Idol Rafi, hindi dahil idol natin necessarily, dahil lang to distinguish from other Rafi and other tools. Ikaw, Mark, where's the Rafi angle in this for you? What is Rafi doing for you? From your perspective, sorry. Hindi, ako, ano naman eh, last election, senatorial, I was fully supportive of Rafi Tulfo. Naniniwala talaga ako, and I like yung style niya sa Senado, I like yung pulso niya sa masa, and I still believe na
he has the best chance, if at all, na tumapat dito kay Sara kung magkaroon ng elections na one-on-one, di ba, sa presidential. So sa ngayon siguro, just doing, ginagawa lang yan, nakikibagay siya sa lahat. O, pero ako mas interested ako tignan yung ginagawa ni Erwin. Yung where Erwin is going with all this eh. Kasi yung mga tulpos mukhang may ano eh, mukhang tinitignan ko parang, syempre pagkakapatid may kanya-kanyang ginagawa, pero mukhang merong isang direction din eh. And syempre ang end goal pa rin ng mga yan is to have a tulpo in Malacanang. So mas tinitignan ko yung mga galaw ni Erwin, kung gaano siya kadikit ngayon kay Speaker Romualdez, how he is number one sa mga surveys, na effect yan ni Idol Rafi, malamang effect yun ng Rafi Magic pa rin yan. And I always say nga sa kala Romualdez, ang number one weapon pa rin talaga nitong si Speaker Romualdez is itong si Erwin Tulfo. So mas yun ang tinitingnan ko eh, kasi si Rafi ngayon antagal pa eh, hindi niya kailangang mag-pick ng side eh. So he's just doing his job, ginagawa lang ngayon sa radyo and yung ano. Pero yung si Erwin ang, kasi tingin ko aligned yung magkakapatid eh. Tapos sa susunod na elections, malay nyo si Ben Tulfo naman, di ba? So that Tulfos are ano din eh, they are also aiming eh, habang mainit sila eh. And why not, di ba, habang ngayon yung kainita nila, and bawat kapatid merong political ano eh, may political na hawak eh. So yes. Forced to reckon with. So yun ang akin pagdating sa mga tulpo. Si Erwin ang binabantayan ko ngayon. Kung ano yung magiging right. Kasi tingin ko it is connected doon kay Rafi 2020. Right. I want to comment on this because wasn't Erwin trying to explain yung confidential fund ni Sarah? I mean, you could say that maybe Erwin was actually also doing his own thing, right? I'm not saying it's an IME BBM situation, but Ronald, don't you think that we could also have a situation of each of the Tulfo brothers having their own ambitions? Like, kung ako nag-top, bakit siya yung mag-president? Pwede naman ako. You know what I'm saying? Like, I mean, of course, we are on good terms with all of them. You know, it's like, I'm not choosing between any of them. I'm just saying, realistically, if Erwin tops this next race, then why shouldn't he think of himself and his own way of doing things as the way, right? I mean, where do you see this going, Ronald? Since Tulfos are the next big force by many. Well, hindi ko sigurado yung mga relasyon ng mga tulpo dahil syempre iba-iba rin yung mga personality niyan. Pero from my vantage point, medyo magkalapit si Erwin at saka si Rafi. No, hindi sila magkalayo kumpara halimbawa kay Montulfo, no, na mismo sila publicly kine-criticize yung dalawang magkapatid, no. Kaya I'm not too sure, pero mukhang for my vantage point, magkaayos silang dalawa, no. Ikalawa ay for now I think Rafi is doing the right thing. No, hindi siya masyadong nagpapa-project na frontliner, pero within shooting distance siya doon sa number one, who is Sara. At medyo bumababa. Sabi mo nga kanina mataas pa rin si Sara. Yes, pero ang tinitignan kasi natin are not the absolute numbers eh. Ang tinitignan natin are the movement of numbers. So far yung dalawang survey, Pulse at saka Okta, medyo bumababa siya. Kung mayroong dalawa pang survey na bababa siya, then delikado siya. No, delikado. Dahil magiging trend na yan. No? Yun yung delikado na dapat gwardiyahan nila. Pero, ang sinasabi ko lang, si Tulfo ay minemaintain niya yung kanyang presence, huwag masyadong malayo, huwag masyadong invisible, pero huwag din masyadong prominent. Dahil maaga pa eh. Ngayon nga, pinupuruhan na siya ng mga trolls eh, ng mga DDS eh. Sinisimula na siyang baklasin. Lalo na kung siya ay masyadong prominent. Ang medyo pumipitik si Erwin dahil tatakbo siya as senator. At ngayon, number one siya sa senator. Diba? Siya yung medyo may pagka-attack dog. Banat siya sa China, no, West Philippine Sea, banat siya sa mga cartel, mga smugglers, sumasama siya sa mga raids, no. Pumipitik siya kay Sara sa intelligence fund. So medyo siya yung medyo attack dog ng konti kumpara kay Rafi. Ang si Rafi ang focus niya land use. Kaya ang binabanatan niya mga bilyar. No, so meron siyang advocacy na medyo safe pero importante. Paano? Yan yung mahalaga sa agriculture eh, no? At saka employment.
At binabanatan niya yung isang isang Taipan na pinakamayaman yung pamilya sa buong Pilipinas, no? So, pwedeng magkaroon hindi ko kilala mga yan. Hindi ko kilala mga yan. So, pwedeng magkaroon ng traction yung kanyang atake, di ba? So, after the midterm, tingin ko dyan siya re-rebanse. After the midterm. Ngayon, before the midterm, babalansihin niya. Babalansihin niya. Nandyan siya, pero not too much. At ang tingin ko, tama yon. Tingin ko tama yon. O yung ganung class. At si Erwin, ang titira dahil tatakbo siya sa midterms. No? Sa akin lang din, dagdag ko lang din ha, huwag tayong tumigil lang ng pagtingin doon sa dalawang tulpo na yun ha, kasi napakarami nila. Yung si Ralph, yung anak ni Idol Rafi na congressman sa Bata District po ng Quezon City, he just pledged sa Partido Federal. I think kahapon o isang araw. So he's now a card-carrying member ng partido ni PDDM. So ano ibig sabihin nun? Siyempre hindi gagalaw yan ng walang basbas ng kanyang ama. Diba? And of course, like I said nga, someone to look then in the future then, si Ben Tulfo, si Bitag, na may ano din, may sariling following din, may sariling, so the Tulfos are expansion or on an expansion mode. Kaya, they have to be careful then kung kanino sila mag-a-align, kung kanino sila mag-a-ano, pero ako, niniwala talaga ako itong magkakapatid. Siyempre, ang end goal nila is to have a tool po sa Malacanang. And, yun na. Saka ako, dagdag sa sinabi ni Mark, may iba't iba pang combination eh, Richard, na pwede mangyari. Halimbawa, si Robin Padilla, pero project sa sarili niya as a vice presidential candidate ni Sara. Diba? At medyo mataas din yung kanyang rating at magkapartido sila. Tapos, siyempre, si Martin, pinoproject din yung sarili niya. Tingin ko, meron din isang naghahabol na dark horse, si Gubo Chudoro. Tingin ko, hindi pa niya sinusuko yung kanyang ambisyon na maging presidente. Kahit hindi pa niya sinasabi. Pero medyo pumaporma na rin siya. Tapos, pwede rin mangyari kung sakaling hindi umangat si Speaker Martin for some reason or another, pwede magkaroon ng compromise, no? Na Tulpo at saka Aimee. That's a distinct possibility. Or, kung aangat si Martin, pwedeng Martin Tulfo, no? So marami pang possible combination na dahil more than 4 years pa eh, 4.5 years pa, di ba? So maraming mangyayari pa. Ito yung ang sinasabi ko lang sa ating uri ng politika, anything can happen. But, no? but Ronald, doesn't that give the leverage to actually BBM because he will be the admin for 2028 elections? Na he will be the kind of a thumb kingmaker on the scale. Exactly. Yeah. I mean, yeah. That's my point. Kaya nga sabi ko, malakas pa rin si BBM niyan in a sense that all of those permutation you mentioned, BBM's choice will be decisive. Martin Tulfo, Tulfo Martin, Aimee, you know, all of them, right? In one way or another, he'll be very decisive in that. Except kung malakas si Sara going into 2028. So magiging lame duck siya. Kung malakas si Sara. Kaya nga sinasabi ko kanina, ang window nila para pababain si Sara is 1.5 years. No? Kung hindi nila magagawa yan, then magbabago yung complexion ng political landscape, magbabago yung complexion ng mga alignment si alignment. No? Pero at the same time, meron kang mga non-administration pa na posibleng pumorma, like the Tulfo. No? Yung Tulfo naman, one foot in, one foot out. Eh. No, this apart. Depende kung ano yung best combination. War of position, diba? This is classic war of position we always say. Gramsci. Yeah, Gramsci exactly. So this will set the tone for our next episode because in the next episode, so actually we can do there'll be separate na natin West Philippines kasi medyo nakakatakot din yun eh. The next episode let's talk about the opposition, like the real ideological opposition. I mean, I and Mark had some back and forth before na. Pwede ito, sabi ko okay. Let me be clear. I make a distinction between functional opposition and ideological opposition, right? So functionally, the Dutertes are the opposition right now. But ideological, I don't think they're really an alternative, right? So let's now talk about the other side, which is Riza, you know, Lenny, Pink Movement, whatever. And you're saying even Trillanes could Mintel. Be... Yeah, exactly. And Rafi, you know, okay, let's talk about that. So I'll leave that for the next episode. I just felt parang pag sinabay lang natin sa episode na to, parang ano eh, it deserves its own episode talaga. All right. On that note, thank you very much, Marco and Ronaldo. Enjoying it from Ricardo.